Laking tuwa ng 35 residente ng Barangay Dolores sa Taytay, Rizal na mahigit isang linggong nagtsagang magpabalik-balik sa pila para sa social amelioration subsidy. Matapos may palabas sa 24 oras at sa Super Radio DZBB ang kanilang kwento, nakakuha na sila ng ayuda. Yan ang tinutukan ni Mark Makalalad ng Super Radio DZBB. Matapos ang 10 araw na pabalik-balik sa venue ng sa payout, sa wakas, nakuha na ng mga residente ng Sitio Bato-Bato 1, Barangay Dolores, Taytay, Rizal ang ayuda na pinakaasam nila. Kwento nila, matapos mapalabas sa DZBB at 24 oras ang kanilang hinaing, lahat silang 35 mahihirap na napag-iwanan, kinausap ng pro coordinator, pinapunta sa barangay at binigyan ng 6,500 pesos. Ako po ay tinawagan ng barangay captain at yun nga po ang sinasabi sa akin. Ibaba ko nga raw po yung mga master list ng mga tao na 35 katao na hindi mga nakatanggap ng ayuda. Si Flora May de la Cruz, emosyonal pa rin pero dahil nasa pasasalamat. Sobrang saya po, parang hindi ko po nainda po yung pagod po na nararamdaman ko po dati. Isa rin po, dininig po ng Panginoon yung panalangin namin na sana po ay maisali na rin po kami sa ganitong klaseng sa ayuda po. Si Florentina Ablona naman na may anak na PWD at 2 buwan nang walang trabaho dahil sa quarantine, ilalaan daw ang nakuhang ayuda sa gamot at pagkain. Nitong mga nakalipas na araw, nakakaraos sila dahil lamang sa inaabot na pagkain ng mga nagmamagandang loob na kapitbahay. Napapasalamat po ako sa JME na mabilis ang tulong nila. Hanggang ngayon di namin alam kung hanggang kailan itong paglalockdown. Kulang po kami sa pangangailangan namin, lalo na may PWD akong anak. Ayon sa pamunuan ng barangay, limitado lang talaga ang mga makatatanggap ng ayuda sa ilalim ng Social Amelioration Program. Sa 28,000 na pamilya sa Barangay Dolores, 5,922 lamang dito ang kwalipikadong tumanggap ng ayuda. Kaya naman, gumagawa na ng hakbang ang LGU para maabutan ng tulong ang mga hindi nabigyan na pasok naman ang pangalan sa master list. Samantala, sinabi naman ni Alan De Leon, kapitan ng barangay, na nakapag-print na ulit ng form ang DSWD at naghahanda na sila sa second wave ng mga waitlisted. Para sa Super Radio DZBB, Mark Makalalad, nakatutok 24 oras.